Naku po, mga kababayan ko, matindi-tindi po ang binitawan ni dating Senator Trillanes kay Harimau. Abay, humahalimaw nga naman talaga eh. Bumitakba ba naman na nga sinasabit at sinabihan ni Senator Trillanes ng fake news? Fake news nga ba si Harimau? Abay, pag-usapan natin dito yan. Eto. Magkano sir? Angalin. Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Ni Harry Roque, si dating Senador Antonio Trillanes na ibinenta umano sa China ang Scarborough Shoal. Ayan na. Inakusahan. Pinagbintangan ni Harry Roque si Trillanes na tinamog niyan trililing na nagbenta ng Scarborough Shoal. Abay, magkano? Ba't di man lang tayo binalatuan ni Trillanes? Di ba, mga kababayan ko? Ngayon, di ba? Di man lang tayo binalatuan, ha? Tuloy natin. Inabla naman niya ni Trillanes. Nasa frontline ng balita niya, si Camille Zamonte. Kung si Pangulong Rodrigo Duterte mayroon gentleman's agreement sa China kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRB Sierra Madre. Daw yan ah. Mayroon naman daw secret agreement sa China si dating Senator Antonio Trillanes. Ayon yan kay dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Ibinenta raw ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Ninoy Aquino. Ayan, mga kababayan ko, ito. Ito iinit. Ito, dito iinit yung sitwasyon eh. Sa totoo lang ha, dito iinit yung sitwasyon. Gusto ko ipaliwanag sa inyo to. Ang sabi ng Duterte administration noon, mga kababayan ko, kung matatandaan nyo ha, meron daw dapat nagba-back channeling sa China at Pilipinas na nag-uusap, mga kababayan ko. Back channeling ha, mga kababayan ko, hindi po tinatawag na gentleman's agreement. Hindi po gentleman's agreement yung back-channeling. Yung back-channeling, mga kababayan ko, papers by papers din po yun. Mga kababayan ko, under the government of the China, government of the Republic of the Philippines, nag-uusap ng maayos. Kaya back-channeling ang tinatawag. Ngayon, mga kababayan ko, ang legal po yun, sinasabi ko na yun, ginagawa po ng mga bansa din yun, kagaya ng Pilipinas, mga kababayan ko, na ginawa po ng bansa natin. During that Aquino administration, mga kababayan ko. At sabi rin naman, mga kababayan ko, ng Duterte administration yan. Kaso magkaiba nga lang sa Duterte administration at sa Aquino administration. Babalik tayo, magbabackward tayo dito ngayon, mga kababayan ko, dahil mapapakinggan natin to. Rinig, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang nanigay ng teritoryo. Ikaw at ang pangulo mo, ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit po sasabihin na ikaw ng secret agreement ang Duterte Duterte, walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Tama naman, no? Tama naman sinasabi ni Roque dito. Wala naman talagang teritoryong nawala during the Duterte administration. Pero nung sa Aquino administration, mga kababayan ko, hindi ko pinagtatanggol ang mga Aquino, ha? To be honest. Sila kasi, nilaban nila sa arbitral tribunal yung kaso natin. Yung claimant natin doon sa West Philippine Sea, mga kababayan ko. Kasi claimant natin sa West Philippine Sea, amin to. Ito, ilaban natin dito sa arbitral tribunal. Dalin natin sa dahig, mga kababayan ko. Ganun ang ginawa nila. Kaya itong Pilipinas, mga kababayan ko, sumunod sa dahig. Sumunod sa ating pagkakapanalo, mga kababayan ko. Suddenly, like I said, ang China hindi sumunod at hindi kinilala yung arbitral. Hindi nila kinilala. Ngayon, mga kababayan ko, kaya sinasabi pala ni Roque dito na binenta ni Trilling, binenta ni Ninoy Aquino ang Scarborough Shore, binenta nila sa China. Walang totaling binenta ang words, no? Let's just clarify and let's dive to the deepest part nung kwento. Walang binenta ang Aquino administration. Walang binenta o walang nag-traitor, mga kababayan ko. To be honest, wala ako nakikitang nag-traitor dun. Masyado lang exaggerated yung pagkakabigkas dito ni Mao. Nito ni Harry Roque, masyado lang talaga naging exaggerated yung pagkaka-explain niya
Kaya medyo ang catch up ng tao, masama si Duterte, masama si Trillanes dito. Pangit ang imahe kagad ni Trillanes, di ba? Shout out kay Jake Magnus. Oy, dito ka pare. Welcome to the team. No? Masama yung pagkakaimahe niya. So ngayon, ang nangyayari mga kababayan ko, etong si Trillanes, sumama ang imahe. Kasi bakit? During that time, sinabayan ng bomba ni Banat Bay. Sinabayan ng bomba ni Mocha Uson. Sinabayan ng bomba ng mga DDS vlogger. Na kung ano-anong pangit na salita ang sinabi kay Trillanes. Kahit ako, even me, mga kababayan ko, I admitted, mga kababayan ko, na napaniwala kami. Kasi wala naman kami alam dun sa transaction ng mga Duterte during that time. Na meron palang di namin alam yung back channeling. Ngayon mga kababayan ko, nagkaroon kami ng idea, nagkaroon kami ng mga pagkakataon na makasamang ganito, nakikita namin yung mga problema kaya, and we can explain. Ngayon kasi mga kababayan ko, bukas na libro na ang gobyerno natin. Nung panahon ni Duterte, sarado ang libro ng gobyerno at tipa-tipa lang ang binibigay sa Pilipinong ideya. Ngayon, nung nalalaman namin na meron palang tinatawag na back-channeling, aba, maganda pala yung may back-channeling tayo. Bakit, mga kababayan ko? Kasi, kung mainit sa ibabaw ng dalawang bansang nag-uumpugan at nag-aagawan ng isang teritoryo, meron tayong dalawang cool-down na nag-uusap between the government of China and the government of the Republic of the Philippines na nagkakasundo. Which is, during that time, ang presidente ay si Aquino at ang presidente noon ay si Xi, mga kababayan ko. Then Xi Jinping, mga kababayan ko, inutusan niya tong kanyang tao sa ilalim, makipag-usap ka sa Pilipinas. At ikaw, sabi ni Aquino, ikaw, Trillanes, kausapin mo tong ano, mag-back-channeling ka. Kung mag-usap kayo nito at ayusin niyo tong problema na to, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, is binenta ba talaga ni Trillanes? I think, mga kababayan ko, yung word na binenta, walang napala si Trillanes dun. Hindi siya totally binenta, mga kababayan ko. Kung tutuusin, kung iintindihin natin ang mas malalim pa dito, mga kababayan ko, hindi nagka-problema ang Aquino administration during that time. Masyado lang nagtiwala ang Aquino administration during that time at masyado tayong nagpakampante na umalis ang ating tropa sa West Philippine Sea at naiwan ng China. Kung tutuusin, papapansin ko, dun lang nagkamali ang Aquino administration eh. Masyado naging kampante at pinabayaan ng China na magtayo na ng ano doon, ng kanilang base. Yun lang naman naging problema doon. Not totally na binenta ni Trillanes kasi ang word na nalaman ng tao. Eh hindi, pinamigay ni Trillanes na ipag-usap yan sa China. Yung nakipag-usap pala sa China, legal pala yun na meron pala talagang back-channeling na tinatawag. Mga kababayan ko, ngayon, ito ang nagiging problema, masyadong sarcastic yung pagbitaw ni Roque, masyadong bitaw na bitaw yung tirada niya kay Trilling. Ngayon, napapangit yung salit, nagiging pangit ang imahe ngayon ni Trillanes. To be honest, mga kababayan ko, isa sa mga wuwasak ng karir niya yan, mga kababayan ko. Ha? Mga kababayan ko, hindi niya binenta. Kung tutusin, nakipag-usap siya to China para maayos natin through back-channeling, mga kababayan ko. Yan ang ano doon, yan ang pinakamatinding sagot doon. Ito naman, ganito sistema ng mga Duterte vlogger eh. Ganito sistema ng mga Duterte spokesperson. Tignan niyo yung mga bitawan nila, painggan nyo. Tinawag namang niyang fake news si Trillanes. Dagdag pa niya, sa panahon ni Aquino, napalaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Ay, medyo totoo yon. Maraming ano, napalaya si mga Chinese militia doon. Administrasyong Aquino rin ang nagbanalan ng arbitration case laban sa China. Totoo din yan. Aquino administration nagpanalo sa arbitrational case, arbitral tribunal sa The Hague. Totoo rin yan, hindi natin kailangan ni kailayan. Isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Isinantabi ni Duterte noon. Yung claimant natin, yung pagkakapanalo natin noon. Di ba mga kababayan ko? Totoo. Isinantabi ng Duterte administration yung pagkakapanalo natin sa The Hague. Which is malakas ang laban natin. Sino ngayon ang nagpabaya?
Hindi, let me clarify, mga kababayan ko. Let's clarify all those lies na pinakain sa atin ng Duterte administration. Sino kanya na nagpabaya? Is Aquino administration or Duterte administration? Mga kababayan ko. Kasi kung tinuloy ng Duterte administration yun, may claimant pa rin tayo na tinatawag. Kasi panalo na tayo sa Dahig eh, sa Netherlands eh. Panalo na tayo sa arbitral tribunal. Yan ang hindi naiintindihan ng tao ngayon. Na ang hirap-hirap i-explain sa inyo, mga kababayan ko, na meron tayong arbitral tribunal na pinanalo na ang West Philippine Sea ay pag-aari natin at yung mga lamang niyan ay pag-freedom navigation yan. Dahil pasok pa rin yan sa ating exclusive economic zone. Yan ang hindi pinaglalaban ng Duterte administration. I don't know what's the reason of Duterte administration. Bakit hindi nila inilaban yung arbitral tribune yung ating pagpapanalo sa arbitral. Ngayon, napapaisip tuloy ako ngayon sa komento ko. Baka nauna na yung gentleman's agreement na tinatawag natin, mga kababayan ko. Yan pala yung solution ni Duterte na pangmatagalan nga ba? Di ba? Di ba, kita nyo, napapaisip kayo, di ba, mga kababayan ko? Di ba? Napapaisip kayo ngayon. Bakit hindi tunuloy ng Duterte administration? Kung panalo naman pala tayo doon. Ba't isisisi natin? Ngayon, ang naging tampulan ng tukso, ang naging tampulan ng bugbog ng taong bayan dahil sa sobrang galit dahil iniisip nila napakalat sa buong Pilipino na ang Aquino administration ay pinabayaan ng West Philippine Sea at binenta ni Trillanes ang West Philippine Sea, mga kababayan ko. Diba? Mga kapatid, correct me if I'm wrong. Kung maaalaala ninyo, dyan din umikse na si Boqueque nung mga panahon na inawa niya si Trining sa US. Oh, mga kababayan, kung mapagtatagpi-tagpi nyo lahat ng storya na yan right now, mga kababayan ko, lalabas ang sinungaling dito. Oh, ito pa, tuloy natin. Sa panahon ni Aquino, napalaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na sinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator. Ayan. Si Trillanes pala ang tumayong back-channel negotiator, mga kababayan ko. Sa Pilipinas, di ko alam kung sino tumayong back-channel negotiator ngayon. So nung panahon ni Aquino, si Trillanes pa lang ang tumayo bilang back-channel negotiator sa China. Para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang i-insinuate ng mga Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Correct! Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Buti pa si Trillanes pala no, mga kababayan, kung nilalaban niya yung Scarborough Shoal. Yung presidente yung kilala ko, mga kababayan ko eh. Yung isla na yan, pabayaan na natin sa kanila yan. Ang kunin natin, yung lamang dagat. Pucha. Nabuhudol tayo nun ah. Hello, panahon na ba, mga kababayan ko, na panahon na ba na para palakpakan ko ba ito si Trillanes sa ginawa niya pala? Kasi ako, even me, sabi ko sa inyo, binabanatan ko talaga to. Kasi ang alam ko, ibinenta niya ang Scarborough. Ibinenta niya. Pero kung uusapan pala ng mas malalim yan, mga kababayan ko, ay meron palang mas malalim palang ugnayan. Di ba, mga kababayan ko? Oh, napapaisip kayo. Totoo sinasabi ko. Oh, magkano ang kapalit ng pananahimik ko, Boss BNK? Di ba? Si Yama, oh. Hindi ko alam eh, ano yung ano, magkano? Magkano ba? magkano ang kapalit ng pagiging tuta? Tuta ng ano? Natuta ng Duterte? O tuta ng dilaw? Basta ako, malinis ako. Wala akong kinakaniban dyan, ha? Labas ako dyan. Basta, alam ko dito, mga kababayan ko, nakakagulat. Mga kababayan, nakakagulat yung sinasabi ng mga ano ngayon.
nakakagulat, no? Imagine ninyo, mga kababayan ko, ha? Imagine ninyo, ang layo pala ng pinag-uusapan nung sinasabi ng mga Duterteng narrative nila na ikinakalat nila sa taong bayan using the platform of gamit ng iba't ibang platform. At uta ng Chekwa. Abay, pag tinanong mo ko kung magkano paid ng mga tuta ng Chekwa, yung consultant niya may 1M eh. Tuta ng Chekwa yun, ha? Ayoko nang banggit ng pangalan, baka demanda ako. No? Pero nakakagulat, no, hindi pala binenta, yung salitang binenta ni Trining, wala pala yun. So ang ibig sabihin nito, ginampanan niya lang yung role niya as mediator, backchat sa backchanneling between the China and Philippines. Ngayon mga kababayan ko, ang nagkalat ng maling impormasyon, ito palang mga Duterte. And now mga kababayan ko, mariin ang depensa ni Senator Trillanes dito. Kasi mga kababayan ko, tinutukan ko to talagang story na to. Itong Scarborough Shore na to ang bumasak sa karir niya, promise. Ang gumiba sa karir niya. Hindi natin maitatago yun. Kabilang Senator Supreme. Pakinggan nyo to, ha. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shore. Diba? Hindi naman pala pinag-usapan. Hindi naman pala pinag-usapan doon yung sovereignty. Kumbaga inilaban niya lang na mapaalis yung ano, mapaalis yung mga Chinese militia, mapaalis yung barko na to. Nang sa ganun, mga kababayan ko, tayo naman dito, mga kabong, umalis din tayo sa dati. Ibalik natin sa free navigation ng West Philippine Sea, mga kababayan ko. Kabilang si Retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagbanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Yeah, totoo yan. Tweet niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Correct! Yan ang sinasabi ko! Buti na punto mo, dating Chief Justice ano... 2012, pabor sa China yung secret, gentleman's agreement. Pabor yung ano, pabor na pabor yung gentleman's agreement ng Pilipinas sa China during the Duterte administration. Like I said, mga kababayan ko, yan yung ano, pagka gentleman's agreement, pinaalis yung mga sundalong Amerikano. Baka mag-ano kayo, ha? Kung check nyo to, kahit mag-self-research kayo. Pati yung pagpapautang ng 13 trillion. Pati yung pagpondo sa Mindanao Railway, pagpapatayo ng infrastructure dito sa Pilipinas na inutang. Ang dami niyan. Until now, may utang pa tayo sa panglabas na ano. Diyos ko po. Pero pwede yan hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan. That's only between the two gentlemen, President Xi and President Duterte. Hindi yan. That's not an institutional agreement. Correct! That can bind the next president, no? Alam niyo sa totoo, ha? Totoo yung sinabi ni Carpio dito, ha? Tingnan niyo to, ha? Kikilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan. That's only between the two gentlemen, President Xi and President Duterte. Tama yun. No? Ngayon ang laban na to nandito sa atin. Mapapaliwanag ko sa inyo ngayon. Itong laban na to nandito ngayon sa atin. Ang Marcos administration na nakaupo ngayon, hindi na kinikilala yung Chekwa Gentleman's Agreement. Then, literally, mga kababayan ko, hindi kinikilala ng Marcos administration ang Chekwa Deal Agreement o Gentleman's Agreement between the Chekwa, mga kababayan ko. Hindi kinikilala. Bakit, mga kababayan ko? Because President Bongbong Marcos tumatayo as a father, as a president of the Republic of the Philippines. Naninindigan siya sa karapatan natin. Si Digong, mga kababayan ko, literally, sorry po in my words, but this is my own opinion, no? Literally, si Duterte, during the Duterte administration, nung nakikipag-usap sa China, mga kababayan ko, hindi natin maitatago ito na lumalabas ito ngayon, mga kababayan ko. Tuta siya that time. Alam mo yon, yung akala mo maging bayani ka lang, sunod-sunuran ka lang, para masabi na okay, ganito kami, ganito ganyan, para lang ma-impress si China.
Literally, mga kababayan ko, totoo, niligawan talaga ni Duterte ang China. Aminin natin sa hindi to. Aminin natin sa hindi. But suddenly, mga kababayan ko, tinawanan lang si Duterte ng China. Ito, totoo to ha. Sinubukan ni Duterte maging pro-China. Mga kababayan ko, sinubukan niya talaga. Niligawan niya si, ano, niligawan niya si Xi Jinping para suportahan ng ganito. Dumating sa punto na pinaalis natin yung mga Amerikano. Dumating sa punto na ang China ang magsusupply sa atin ng mga ganito. Dumating sa puntong ganun, mga kababayan ko. Even the Pogo, mga kababayan ko, yung pasugalan nga nila, nilipat na sa Pilipinas. Diba? Napansin nyo, mga kababayan ko, mga kapatid, talaga niligawan ni Duterte. Suddenly, mga kababayan, hindi nakuha ni Duterte yung puso ni Xi Jinping, mga kababayan ko. Mga kababayan ko, kaya hindi niya nakuha, mga kababayan, hirap na tayo bumalik hanggang sa natapos yung termino niya, mga kababayan ko, at nagka-pandemic na nga. At ito pinakamasakit, no? Ito talaga pinakamasakit, no? Dumating na sa punto na presidente na si Bongbong Marcos ngayon at naninindigan siya for our sovereign rights for the West Philippine Sea. Na sinasabi niya ito ay pag-aari namin at teritoryo namin sa malayang nabigasyon ng mga barko na kiniklaim ngayon ng China. Ngayon mga kababayan ko, kung titingnan mo, sino ngayon ang matapang at may puso para for the Filipino people? And I think of it ha, medyo lang ganyan ang ano, sino ngayon ang may puso para sa taong bayan, para sa Pilipinas? Diba? Si Duterte na duma na may bayag pero duwag, o si Marcos Jr. na may bayag na matapang? Ay dun ako sa may bayag na matapang, mga kababayan ko. Literally on my own. No? Doon ako sa Marcos. Bakit mga kababayan ko? Imbis na magpasailalim sa China. Ang ginawa ni Marcos Jr., mga kababayan ko, he is standing for our rights and for the Filipino people. Mga kababayan ko, this is a long-term solution. Ngayon, mga kababayan ko, bakit sinasabi nila Roque na si Bongbong Marcos ay mag-uudyok ng gera sa China? Sino ba nagpapakalat ng gera? Like I said, mga kababayan ko, ang mga DDS content paid creator. Okay? Sila ang nagpapakalat ng gera. Ngayon, mga kababayan ko, uulitin ko sa inyo. Uulitin ko bago tayo mapunta doon. Si Pangulong Bongbong Marcos, nagpapalakas tayo ng ating maritime security right now. Mga kababayan ko, sinasamantala ni Pangulong Bongbong Marcos yung dami ng bansa na lumalapit sa Pilipinas at nagbibigay suporta sa atin para palakasin yung bansa natin. Yan ang hindi ginawa ng Duterte administration during that time. Walang ihagbuls kasi. Oh, diba? Masakit mapakinggan to sa dating taga-suporta nila na nag-aanalisa lamang. Oh, ano pinagkaiba? Si Duterte, mga kababayan ko, imbis na palakasin yung maritime security natin, nagpakatuta behind the back of Xi Jinping. Mga kababayan ko, si President Bongbong Marcos, hindi nagpakatuta bagkos tinayuan yung ating sovereign rights na pinalakas natin ngayon yung ating maritime security. Eh kung noong pa ginagawa ni Duterte yan, yung tapang niya na magje-jetski siya, mga kababayan ko, from the beginning lang pala, panguuto sa boto. Oh, literal. Mga kababayan ko, masakit to ha, pero totoo. Panguuto sa boto, mga kababayan ko. Pero anong nangyari, mga kababayan, imbis na pala kasi ni Pangulong Duterte during that time ang maritime security natin, wala, sama ako kay Xi Jinping. Liligawan ko to. Baka mamaya, eh, mapagbigyan pa ako ng mga proyekto nito. Hindi ako bumilib dun. Bakit? Mga kababayan ko, like I said, merong cause and effect ang lahat ng bagay na ginagawa nyo. If you are the President of the Republic of the Philippines, kahit pa gentleman's agreement yan, meron kang white paper na pangahawakan. Hindi tayo na, oh, paring Xi. Oh, ako, oh, paring Xi, mag-usap tayong dalawa, ha? Oh, po presidente sa presidente. Sige, walang problema. Walang mababago dyan sa West Philippine Sea. Eh, basta pangingisdain mo yung ating mga mangingisda dyan, ha? Eh, putya, nagdala ang China. Kung ganyan pala agreement, no? Nagdala ang China ng 100 na Chinese militia vessel. Tapos yung dala ng Pilipinas, 80, ang dala ng Pilipinas, 50 ng bangka. Talo pa rin tayo, mga kababayan. Di ba?
Kasi sabi ni Duterte nga eh, ibigay na nga lang daw sa China yung isla, pakinabangan na lang daw natin yung mga lamang dagat. What? Dito ko napatunayan na mahina talaga. Dito ko napatunayan na mahina ang intelligent ng Duterte admin. You know why, mga kababayan ko? Paano ko nasabi na mahina ang intelligent ng Duterte administration? Mga kapatid, did you know, hindi makikipag-gera ang China. Tapatin nyo ako. Literally. Sa tingin nyo, makikipag-gera ang China sa Pilipinas? Mga kababayan ko. Alam mo, kabubuhan nga. So, totoo lang, kabubuhan nga lang eh. Kabubuhan yung mga sinasabi ni Boqueque, nila ano. Para sa akin, ha. Opinyon ko yon. Alam mo, paano ko nasasabing kabubuhan para sa akin? Piruin nyo, ini-insist nyo sa taong bayan na gigirahin tayo ng China. Mga kababayan ko. At hindi tutulong ang Amerika pagdating ng araw. Baka matulad lang daw tayo sa Ukraine na pinabayaan daw ng China, ganito. Malalim ang usapin ng Ukraine at Russia eh. Isang lahi lang yun eh. Mga kababayan ko eh. Pero ang tanong dito, ba't hindi tumutulong ang Amerika? Di ba sa Russia, Ukraine? Pero nagbabagsak sila na nagbabagsak ng gamit. Mga kababayan ko. At nilalaban sa Russia. Actually, Russia ngayon, mga kababayan ko, ang Russia medyo umuurong dahil ang Ukraine pumaforward. Nadidepensa nila yung linya nila, mga kababayan ko. Well, tayo naman, mga kababayan ko, to be honest, mga kababayan ko, kwento ko na sa inyo to para malaman ninyo. Hindi tayo kayang girahin ng China. Literally, alam nyo po ba, mga kababayan ko, ang China nakadepende sa mga bansa-bansa yan. Ang ekonomiya ng China nakadepende yan sa US, sa Japan, sa Australia, sa ganyan. Nakadepende ang ganyan. Imagine ninyo, mga kababayan ko, maunlad ang bansa ng China because of the investors. Tama? Because they have the investors. Mga kapatid, yung investors na yon, nanggagaling sa iba't ibang bansa yon. Can you imagine, mga kababayan ko, makikipaggera para lang sa maliit na isla ang China at isasanksyon siya ng 21 countries na umaka-aliado ng Pilipinas, ng Marcos administration. Hindi nyo ba napansin nyo, mga kababayan ko, mga kapatid? Dahil kaalyado ng Marcos administration, yung 21 countries na yon, what if kung isanction to si China? Eh di lalong bumagsak ang ekonomiya nila. Think of it, mga kababayan ko, hindi makikipaggera ang China. Hindi gagawa ang China para lang sa maliit na isla, mga kababayan ko, na pinag-aagawan natin ng Vietnam, ng Brunei, ng Thailand, ng Malaysia, ng Pilipinas. Yung maliit na isla na yan, mga kababayan ko, mga kapatid, na binabantayan ng mga sundalo natin, gigirahin tayo ng China para lang dyan. Mas malaki ang mawawala sa China kaysa makikipag-gera sila. Oo, kaya ng China na girahin tayo using their missile because they have a nuclear power. What if, mga kababayan ko, imagine ninyo, kung nilusob tayo niyan, mga kababayan ko, edi nawalan ng mas malaking kita ang China. Ano, babalik? Gugustuhin ba ng China na bumalik sila sa dating mahirap during Mao Zedong days? Hindi nila gagawin yun. Mga kababayan ko, hindi gagawin ng China yun. Totoo lang, takot maghirap ang China. Dahil alam nila yung dinanas nila during Mao Zedong. Tapos sasabihin ni Roque, natandaan nyo to, ang gusto lang mangyari ng China ngayon, isa pa ulit na gentleman's agreement, mga kababayan. De literally, mga kababayan ko, ang gusto ng China ngayon, magkaroon ulit ang Marcos administration ng gentleman's agreement ulit. Suddenly, mga kababayan ko, yung bullshit gentleman's agreement na yan, hindi uso sa Marcos administration, mga kapatid. Hindi uso kay Bongbong Marcos yan, mga kababayan ko. Eh ba't matapang si BBM eh, na sinasabihan nyo ng kuting? Mautak si Bongbong, yung sinasabihan yung bangag. Magaling si Bongbong, yung inaakusahan nyo nagpupulburon. Imagine that, mga kababayan ko. Mas pinili ni BBM na tayuan ang ating soberenya, ipaglaban ang dapat na sa atin. Besides doon, mga kababayan ko, palakasin natin ng maritime security natin. Para pag dumating ang araw na malakas na yung maritime security natin, oh sige China, bombahin nyo kami ng tubig. Iwa-water cannon din namin kayo. Ganon, mga kababayan ko.
Di ba? Hindi nakikita ng taong bayan yun. Mas ano, kasi focus kayo sa sinasabi ng mga DDS vlogger, mga kababayan ko, na nagsasabing gegerahin tayo ng China at si Bongbong Marcos ang mag-uumpisa. Correction ha, isa pa. Nagegera, magigipaggerahan si BBM sa China, okay? Malabo talagang mangyari yung usapin na yan, mga kababayan ko. Kasi kung titignan mo bawat angulo, ako na rin nagsasabi. Malabong-malabong mangyari. Kaya better luck next time doon sa mga paid content creator nila, mga DBS, mga Duterte Balasubas vloggers. Tuloy nyo lang yung pagpapakalat, utuin nyo ng utuin yung mga followers at subscribers nyo, nagigirahin tayo ng China. Nang sa ganun, unti-unti silang mawala dito sa Pilipinas, mag-i-evacuate yung mga yan, huy. Kaya think before you click, mga kababayan ko, mag-isip-isip. Minsan maganda lang ang thumbnail yan, pero minsan walang laman.